Kasi kung hindi natin lalabanan itong nangyayari ngayon, tatagal to ng 3 taon pa. Kaya nyo pa bang tumagal ng 3 taon? Sa totoo lang, sino bang siraulong magpapaulan? Diba? Magkasakit pa tayo, napakamahal ng gamot. Kung hindi naman karapat dapat yung pinaglalaban natin. Ito sa totoo ha, pangako sa inyo, lagi ako nagsasabi ng totoo. Kahit kakampi ko, kung hindi totoo yung sinasabi, hindi ako makikiride. Hindi ako ganun eh. Hindi ako politician, hindi ako ganun. Sa totoo lang ba, gumaan ba ang buhay nyo ngayon? Diba? Ngayon, lahat ba yan maisisisi natin sa administrasyon? Siyempre hindi. Pero halos lahat eh, maisisisi mo sa administrasyon. Sabi nila yung flood control, hindi nag-work dahil sa hangin. Kung nung panahon ni Duterte sinabi yan, babanatan niya ng foreign media. Ngayon, may bumabanat ba? Wala! Wala! Diba? Kasi nakasuksok sila sa bulsa eh. Hindi, ako totoo lang. Ako, hindi po ako aktivistang ganap eh. Kayo yun, bilib ako sa inyo. Pero kailangan makita natin yung totoo. Yung Rappler dati, kung banatan si Duterte, mabahing lang. Nasa, binabanatan na sa front page ng Rappler. Correct. Ito, yung nangyayari ngayon. Kung ano-ano ng baha, kung ano-anong mga pagkikidnap, lumalabas ba sa Rappler? Wala! Wala! Hindi ba tayo nagtataka kung bakit sila yung mga Pinklawan, yung mga sila Maria Ressa, nung panahon ni Duterte, maliit na pagkakamali, sisitahin. Pero ngayon, ang dami ng kasama ang nangyayari, ang dilim na ng Pilipinas. Pero wala po silang sinasabi, ang lagi nilang sinasabi, okay lang yan, mas okay naman si BBM kaysa kay Duterte. Tama ba yun? Sa mga kapatid po natin sa Kingdom of Jesus Christ, kami po ay nakikiisa sa inyo. Hindi ito tungkol sa reliyon, hindi ito tungkol sa kampi-kampi, kung kanino, kung sino ang tama sa mga pananampalataya. Wala pong tama sa pananampalataya. Lahat po tayo, kung taus-pusong nananampalataya, tama tayong lahat. Hindi po pananampalataya ang issue, kundi yung kalayaan manampalataya at mamuhay ng tahimik. Ang unang-una pong tinuturo sa law school, no, pagdating sa criminal procedure tsaka political law, ang unang-unang tinuturo, a man's home is his castle. Sinabi yan ni Sir Edward Coke. Hanapin nyo, ang spelling ng Cook, Coke. Huwag nyo nang tanong kung sino nagko-Coke. Pero Sir Edward Cook ang pag-pronounce yan. Ang sinabi niya, a man's home is his castle. Sa Tagalog, pakitulungan nga ako sa Tagalog, di ba? Ang bahay ng tao ay ang kanyang kaharian. Tama! Tayo po, hindi tayo pwedeng maglaag-laag dyan na parang magbabasura ka, ganyan. Pero sa bahay mo, kung gusto mo magkalat, pwede. Diba? Yun yung punto nun, diba? Pwede bang pasukin kahit ng presidente ng Pilipinas ang bahay mo, kahit informal settler ka? Pwede ba? Hindi pwede. Kahit sabihin nila, eh hindi, lumalabag ka sa batas, informal settler ka. Hindi pa rin. May tamang procedure dyan. No? Mag-ejectment sila. Mayroong court process. Pero hindi papasok lang ang pulis dyan, umalis kayo dyan. O kaya, hindi rin pwede yung uupo yung pulis dyan, tapos 20 days, 30 days, maggagawing hotel yung bahay mo. Hindi pwede. Kaya po kami ay nakikiisa, hindi lang po sa pananampalataya. Kasali yun. Kasali yun, iisa po ang ating Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Iisa. At sa ating mga kapatid na Muslim, kahit sila, ginagalang nila ang ating Panginoon. Pero ito po ay tungkol sa ating karapatan na hindi ma-deprive ng life, liberty, and property. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Yun lang po, kami po ay nakikiisa sa Kingdom of Jesus Christ.
meron akong ginawang kanta. Alam niyo kung ano title? Kasi kala ko tatakbo si Inday Saray. Di tumakbo. Eh dati nahihiya ako sabihin to kasi baka magalit siya. Ayoko naman siya magalit sa akin. Pero ngayon siya na nag-sorry eh. Siya na nag-sorry. Sabi niya, sorry ha, hinikayat ko kayo na iboto yung siya. Ayoko banggitin. Masaya ang buhay ko. Yung peace of mind ko, ayoko mawala. Pero, ang title po ng kantan to na inaalay ko sa ating lahat, pati sa sarili ko, ang title nito ay Maharlikang Inday. Maharlikang Inday. Bakit? Kasi nung panahon na yon, ang liwanag na ng Pilipinas, at ang aking panalangin nun, na tumuloy yung liwanag na dumadapo sa ating bayan, at si Inday ang magtulay dahil siya ang may taglay ng bagong dugong maharlika. Kasi po dati, yung kulay ng dugong maharlika, eh bughaw. Pero dahil kay Sara, naging berde. Hindi, ang ibig sabihin, hindi na po yung dating kulay. Maharlikang Inday. May mga lyrics ngayon dito, may lyrics dito na hindi na bagay sa ngayong panahon. Isipin nyo na lang, bumalik tayo sa 2021, 2022, nung tayo ay namimili pa at umaasa na sana ang maging bagong maharlika ay si Inday. Nagsimula na ang pagbabagong hinihintay. Katotohanan na ang naghaharing salaysay. Mula sa agila ngayon ikaw. Sayang, no? Sayang. Pero palagay nyo, pwede pa? Pwede! Ang lakas nung ano. Pwede pa eh, no? Malay natin. Alam nyo kung bakit pwede? Dahil God knows best. Mula sa agila, sana ikaw. Mabuhay po kayo lahat. Tandaan niyo po, hindi natin kailangan, pati konstitusyon, hindi natin kailangan para malaman na tayo ay malaya manampalataya. Magsalita at magmahal. Hindi natin kailangan ng basbas, hindi natin kailangan ng permiso. Ang buhay nito ay galing sa Diyos, hindi galing sa presidente. Ang bahay nyo galing sa Diyos, hindi galing sa presidente. Amen! A man's home is his castle. At ang nakakapasok lang sa bahay ko ay ang Panginoong Diyos.